So praise the Lord, nakatapos na naman po tayo sa atin pong unang bahagi ng atin pong broadcast ngayong gabi, kung saan tayo po ay nagpray sa mga kapatid, sa mga tao na may mga kalagayan, may mga sitwasyon. At alam po natin, ang Diyos po natin ay buhay na buhay. So, tayo po ay magpapasimula na muli sa atin pong Bible preaching for tonight. At at this point, meron na po tayong 536 shares at meron na tayong kasama na 140 people, active viewers for tonight. So mga kapatid, kagabi po ay naibahagi ko sa inyo ang isang napakagandang turo na hinango po natin sa 1 Samuel chapter 14, ano po, verses 1 to 23. At kagabi po ay pinamagatan po natin ng ating pag-aaral ng ganito, "Start your rally in faith, God will finish it in victory. Be a part of the accelerating action." So kagabi po ay itinuro ko po sa inyo na kailangan po pala, kapag meron po tayong gagawin, palaging ang ginagawa po natin ay hindi out of nothing, out of pride, out of self, out of personal ambition. Kailangan pala lahat ng ating gagawin, mga kapatid, na rally, endeavor, plans, projects, palaging sa pananampalataya nagsisimula. So kagabi ay binahagi ko sa inyo ang secret of success. At naipaliwanag ko sa inyo na importante yung tinatawag na faith. Ano po? Faith talaga. Yan po yung parang, yan ang origin. Diyan ka magsisimula, kaya napakaganda po na ito ang maging pamantayan natin. Pangalawa, sinabi ko dyan na kapag ganun ang ginawa natin, ay tatapusin niya ni Lord, okay, sa pagtatagumpay. At naibahagi ko rin sa inyo kagabi na sana po ay maging part tayo ng accelerating action ng ating church, ng ating grupo, ng ating organization nationwide. Pero para magawa po natin yan, to be a part of the accelerating action, kailangan tayo po ay ano po, ang atin pong pananaw ay pananampalataya. Diyan po tayo nagsisimula. Yan po ang pinaka-fuel natin. Kung wala po yan, ay prone po tayo na maging matalo o hindi po tayo magtatagumpay. So yan po ay nasa aking YouTube channel na po kagabi. At kung kayo po ay hindi nakapanood, nandyan po yan, pwede nyo pong panoorin. Ngayon pong gabi ay nasa 1 Samuel chapter 14 verses 24 to 48 na tayo. So talagang tayo po ay umaandar po tayo, kumbaga sa kotse, nagpapatuloy po tayo. Bagamat yung chapter 14 verses 1 to 23 ay twice po nating pinag-aralan, okay, pero ngayon ay tayo po ay nasa chapter sa verse 24 na po. Okay po. Nais ko pong basahin sandali, mga kapatid, yung verse 24 lang, dahil dito po tayo magbibigay ng concentration ngayong gabi. Sabi po dito ng Bible, "Now the Israelites were in distress that day." So merong, kumbaga, stress, ano po, may stress ang Israel that day. Why? Because King Saul had bound the people under an oath. Dinala ni King Saul ang mga tao sa isang panata, saying, "Cursed be anyone who eats food before evening comes." Sumpain ang sinuman na kakain ng pagkain, okay, bago dumating ang gabi, before I have avenged myself on my enemies. So none of the troops tasted food. So yan po ang ating magiging setting ngayong gabi. Okay po. So guys, gusto ko lang sabihin sa ating lahat na ito pong nakaharap sa inyo ngayon na passage
ito po ay mayroong tinatawag na context. Ano po? Bago tayo nakarating dito, ay gusto ko munang sabihin sa ating lahat na yung previous, yung pinaka-background po nito ay si Jonathan. Ayan po. Sapagkat sa verse 24, ang makikita po natin dito ay ang pumapapil po dito naman ay ang kanyang tatay na si King Saul. Pero yung background po nito, yung chapter 14 verses 1 to 23, ang kumbaga sa movie, ang bida doon ay si Jonathan. At nakita po natin sa previous passage kagabi na si Jonathan po ay talagang nagkaroon po ng malaking pagtatagumpay. Sabi po dyan, Jonathan in his bold trust in the Lord had just struck a mighty blow against the Philistines. Yan po yung pinaka-background ano po sa matapang na pagtatagumpay o sa matapang na pagtitiwala ni Jonathan ay napatay niya nakapagbigay siya ng malaking strike, mighty blow against the Philistines. Although 20 lang yung kanyang napatay, pero nakita po natin yung pagkilos ng Diyos sa panahon na yon, sa context na yon, at yun po ay ina-attribute natin sa Panginoon, pero ang nag-initiate, ang naging starter po nun ay si Jonathan. Yan po ay makikita natin sa verse 19 to 23. Okay? Gusto ko lang po mga kapatid na bigyan kayo ng background sa pangyayaring yon. Sabi sa verse 19, while Saul was talking to the priest, the tumult in the Philistine camp increased more and more. Ayan na po yung previous passage. Ano po? Si Saul po ay nanonood. So Saul said to the priest, withdraw your hand. Then Saul and all his men assembled and went to the battle. But they found the Philistines in total confusion, striking each other with their swords. Ang punto ko lang mga kapatid ay yung previous chapter natin, si Jonathan ang bida, kumbaga sa movie, at itong kanyang tatay ay nanonood lang. Hindi po siya nakaparticipate sa action. Pagdating sa chapter 14 verse 24, yung binasa natin ngayon, makikita natin dito, okay, in layman's term, umepal na po siya. At yun ang pag-aaralan natin ngayong gabi, yung kanyang epal, tama ba? Okay po, mga kapatid. Alam nyo kasi, mga kapatid, dito po sa verse 24 to 48, ang nangyari po dito, bagamat panalo na po ang Israel, panalong panalo na, pero meron pa hong dapat na matapos. Okay? Ang sabi rito, now it was the job of the army of Israel under King Saul to finish the job by striking down the fleeing Philistine army. Di po ba itong si Jonathan nakapatay lang ng dalawa, pero kumilos ang Holy Spirit at sila'y nagpatayan sila-sila dahil ang Diyos ay nagpadala sa kanila ng matinding panic, matinding confusion, at sila ay nagpapatayan. Pero guys, hindi po naubos. Okay? Kaya po ang trabaho ngayon ng Army of Israel under King Saul is to finish the job by striking down the fleeing Philistine army. But in this particular scenario, eto na po, papasok ko na. King Saul made consistent bloopers again in his life. Okay? Saul bound his soldiers and his people under an oath to do fasting while doing the finishing job of striking down the remaining Philistines. Okay na po ha? Ayan. Sana po na-gets po natin. Anong pinag-uusapan natin? Okay. Ang Israel po sa pangungunan ni Saulo ay nakaharap sa pagtatapos ng gera na sinimula ni Jonathan. Ayan po. Okay po. At pagdating sa 24, na pinaka-text natin tonight, sabi ko nga sa inyo, umepal na.
itong si King Saul. Okay, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, itong kapag pinag-usapan si King Saul, okay, palagi akong ano, ang aking kaisipan ay pag ito ang gumagawa o kumikilos, palagi akong may doubt. Dahil ang Diyos mismo ay sinabi na sa atin sa chapter 8, kung babalik lang kayo sa chapter 8 verse 11 to 18, kung sino si Saul, si King Saul, magiging ano siya, ano ang laman ng kanyang puso. Kaya, okay, balikan ko lang at chapter 8 verse 11 to 18, bigyan ko lang kayo ng idea. Sinabi ng Diyos sa Israel kung sino si Saulo. Chapter 8, babalik ng malayong-malayo tayo kasi nasa chapter 14 na tayo. Sa chapter 14, eto na po si Saul. Pero alam ko na kung sino siya at alam niyo na rin kung sino siya. Dahil kumbaga, ni-reveal na siya ng Diyos sa panahon pa lang ni Samuel kung sino itong hari na ito. Pero para magkaroon kayo ng idea, basahin ko lang verse 11. He said, "This is what the king who will reign over you will claim as his rights. He will take your sons and make them serve with his chariots and horses, and they will run in front of his chariots. Some he will assign to be commanders of thousands and commanders of fifties, and others to plow his ground and reap his harvest, and still others to make weapons of war and equipment for his chariots. He will take your daughters to be perfumers and cooks and bakers. He will take the best of your fields and vineyards and olive groves and give them to his attendants. He will take a tenth." So makikita nyo po, paulit-ulit na binabanggit ang salitang, "He will take the best of your land. He will take your daughters. He will take a tenth of your grain. He will take the tenth of your flocks." Yan po. Chapter 8 po yon. So nasa chapter 14 tayo ngayon. Kung aatras tayo sa chapter 8, kumbaga, ni-reveal na ng Diyos kung sino ito. Kaya, ang aking mentalidad, kapag si Saulo na ang umepal, mga kapatid, hindi nawawala sa isip ko bilang isang interpreter na ang tao na to, anuman ang sasabihin niya at gagawin niya, ay palaging tainted ng kasamaan, kasalanan, sarili, kamunduhan, at kadiliman. Ganyan po. Parang sinasabi ko, it's the same banana. Yan din yan. Para bang ganito mga kapatid, kung ang tao po ay mabait, kahit saan mo yan dalhin. Kung ang tao po ay masama, kahit saan mo yan dalhin. Kapag ang tao ay sabihin nating mapagbigay, kahit saan mo yan dalhin. So mga kapatid, ganun ang aking mentalidad na daladala sa sandaling ito. At lalo po yung na-reveal sa talatang 24, mga kapatid. So guys, i-introduce ko muna ang aking topic. Ang aking tema, pinamagatan ko po na be dynamic during pandemic. Putting out your consistent bloopers that bug you. Ulitin ko po ha, be dynamic during pandemic. Putting out your consistent bloopers that bug you. So ang ibig kong sabihin dito mga kapatid, sa panahong ito ng pandemya, kailangan matindi po ang ating dynamic sa buhay. Ibig sabihin, mahusay po tayo, magaling po tayo, kaibig-ibig tayo, pagpapala tayo. Sa simbahan, pagpapala. Sa trabaho, pagpapala. Sa kapitbahay, pagpapala. Sa mga kamag-anak, pagpapala. Lagi kang pagpapala sa panahong ito ng pandemic. Kasi nga, pandemic na. Hindi pa tayo dynamic. Magulo na, magulo rin tayo. Okay? Madilim na, madilim pa tayo. Hindi po pwede po yun. Tayo po mga Christian ay may papel at sinasabi ng Bible na tayo po ay asin at liwanag ng sanglibutan. Ngayon po, sabi ko dito, putting out your consistent bloopers that bug you. Kinakailangan mapatay natin yung mga bloopers na meron tayo na nagpapabagsak sa atin, nagbabug down sa atin. So mga kapatid, ang question ko po ngayong gabi are, what are the consistent bloopers of King Saul in this passage? So pag-aralan muna natin si ano ha, si King Saul. Ano ba yung mga bloopers na hindi naiwasan ni King Saul?
na lumabas sa kanya mismong dila, sa kanyang pagsasalita. Mga kapatid, yan po ay ating makikita sa talatang 24. Tingnan niyo po ang unang-una po na akin nakitang blooper na to. Ang sabi nito, he put the people in distress that day. Kapag sinabi nating distress, parang kahirapan. Kahirapan ng kalooban. 24 po, kita po natin. So sabi ko nga sa inyo, nakakatuwa itong si Saul. Sa chapter 14 verse 1 to 23, hindi po siya nakapapel. In fact, dumating siya sa laban, sa gera, halos tapos na. At ang naging kasangkapan ng Diyos doon ay dalawang tao lang. Si Jonathan at ang kanyang batang-batang armor bearer niya. Si Saul bilang hari, commander-in-chief, wala po siya, hindi siya nakasabay sa action. Siya po ay nawawala. Lutang, ika nga. Pero siya yung king. Ngayon mga kapatid, pagpasok ng kabanata na to, umepal na po siya. Pero nung umepal siya, mali na naman. Ang sabi ng 24, now the Israelites were in distress that day. That's number one. Number two mga kapatid, he wanted himself to sound very spiritual. Anam niyo ang sabi doon mga kapatid, now the Israelites were in distress that day. Yan ang ninarrate ng Bible. Why? Because Saul had bound the people, itinali ni Saulo, ni King Saul, ang mga tao sa ilalim ng isang panata na nagsasabi, sumpain ang sino mang kakain ng pagkain bago dumating ang gabi. Mga kapatid, may salita doon na sino man walang kakain bago gumabi. In short, may fasting. Yung word na fasting na yon, mga kapatid, yun ang tinitingnan ko, na he wanted himself to sound very spiritual. Pero makikita nyo later ang na hindi po yung totoo sa kanyang puso. So guys, dalawa na po ang nakikita nating consistent na bloopers ng haring ito na si Saulo nang siya'y pumapel sa passage na ito. Para bang ang tagal mong nawala nang pumapil ka, nang umepal ka, palpak pa. Ganyan po ang nangyari kay King Saul. Kasi nga po ang aking paradigm, he is the same banana. He was the same banana. He's the same guy na sinabi ng kataas-taasan na ito ang gagawin niyan. Para bang sa aking isip mga kapatid, itong tao na to, binabatay ko lang yung judgment ko sa Bible, sa sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, wala tong gagawing matino. Wala tong gagawing mabuti. Dahil sabi nga natin sa ating pag-aaral, si Saulo po ay chosen by man, allowed by God. Si King David po ang chosen by God na ang kanyang puso ay katulad ng puso ng Diyos. So yan po mga kapatid. Pangatlo, he worked not on his own capacity. Mukhang ipinapakita ng 24 na siya'y parang nagmamataas. Dahil ang sabi niya, yung word na cursed. Cursed be anyone who eats food before evening comes. Ang punto ko dito, he was a king, not a prophet. Hindi po siya propeta. Kaya ang punto ko number 3, he worked not on his own capacity. Hindi siya propeta, hindi siya a spiritual leader. Para sabihin niyang masusumpa ang sino mang kakain ng pagkain bago dumating ang gabi. Pero alam din natin sa bandang ibaba sa bandang ibaba mga kapatid ng kwento na ito, ang anak niya mismo ang kumain ng honey. Pero alam natin na hindi siya isinumpa at hindi siya nasumpa. Katunayan, lalong pinagpala itong si Jonathan. Dahil ang pinagpala, hindi pwedeng sumpain. Pero makikita po natin itong epal na si King Saul ay talagang parang anuman ang kanyang sabihin, kakikitaan mo ng mali siya. Anuman ang kanyang gagawin, parang kakikitaan mo ng
kasamaan o kadiliman. Ulitin ko po ha, matagal siyang nawala, nang umepal siya, mali-mali pa. Ang number 3 point ko, he worked not on his own capacity. Para bang, alam nyo mga kapatid, may mga pastors akong kilala. Para, minsan nagpapakilala silang pulis. Noong araw, mahilig po ang mga pastors sa tsapa. Kaya nagugulat kami na bakit may mga pastors na parang pulis. Yung sabi nga namin, ang biruan namin, may mga pastor gusto magpulis, may mga pulis naman na gusto magpastor. Ganito po ang pangyayari dito mga kapatiran. Number 4, his focus was wrong. Ang sabi ng 24, basahin ko lang mga kapatid, now the Israelites were in distress that day because Saul had bound the people under an oath saying, "Cursed be anyone who eats food before evening comes, before I have avenged myself on my enemies." So tingnan niyo po yung word na yon, "before I have avenged myself on my enemies." So mga kapatid, pagganti. Ibig sabihin, ang kanyang layunin, ang kanyang focus ay talagang super na mali. Dahil ang kanyang layunin ay pagganti. Ang kanyang layunin ay sarili. Tingnan nyo mga kapatid, now I can capsulize before you mga kapatid. Ito ba ang dahilan? Ito ba ang dahilan ng pagbabawal niya? Now ang mga tao ay mag-ayuno, mag-fasting? Hindi pala ito for the glory of God, kundi para sa kanyang sarili. Kaya no wonder sa verse 24 sa unang sentence, now the Israelites were in distress that day. Meron silang matinding kalungkutan. Dahil ang mga tao ay mukhang pinilit niya na mamanata na hindi sila kakain hanggang gabi. May masama ba doon? Medyo meron. I want to be honest with you. Merong matinding implication yon. Because I already told you na sila po ay may tinatapos na matinding labanan at gera, hindi pa totally natapos, at yun ang panahon na sila ay pinilit ni Saulo na mag-ayuno. Ano ang lakas na gagamitin nila para tapusin ang pisikal na laban kung sila ay nahihilo at wala silang lakas? Dahil pinagbawalan sila ng epal na si Saulo na kumain that day. Pero makikita nyo sa bandang huli mga kapatid na mismong ang kanyang anak, ito yung twist mga kapatid, mismong ang kanyang anak ang nag-criticize sa kanyang ama. So ito po yung twist, ipapakita ko sa inyo ang twist mga kapatid. On the other hand, his son Jonathan was rising in this passage. Sa chapter 14, verse 1 to 23, itinaas ng Diyos si Jonathan. Dahil ang nagpapakababa, itinataas. Ang mga tama ang puso, yan talaga ang itinataas. Kahit ang kasama niya ay isa lang o dalawa, kahit pilay pa, itataas at itataas ng Diyos ang mga taong mapagpakumbaba. Dahil yan ang salita ng Diyos. He resisted the proud and He gives grace to the humble. Consistent po ang Diyos. Sa chapter 14, makikita nyo na ang kasama ni Saulo ay 600 soldiers, pero hindi sila ginamit. Pero si Jonathan, ang kasama niya, isang batang armor bearer, pero siya ang naging faith starter. At dahil sa kanyang ginawa, God was with him, and they overthrew the Philistine army. So makikita nyo na ngayon ang kabuuan. Why did I say na talagang may paulit-ulit na bloopers na ginawa si King Saul sa passage na ito? Una, pinalungkot niya ang mga tao. Pangalawa, gusto niyang maging sound na siya'y spiritual. Mag-ayuno tayo. Wow, it sounds spiritual. O mag-pray tayo. O kumanta tayo sa Panginoon. Maraming ganyan. O mag-pray tayo. Pero alam natin ang taong ito ay umiepal lang.
Alam natin, nararamdaman natin, sa taong ito, na siya'y kaaway ng Diyos, ay mas madali po yan. Maraming gumagawa niyan. Maraming nagpa-prophesy for money. Galit ang Diyos doon. May mga taong nagpapakanta para lang sila'y makilala. Galit ang Diyos doon. Umiepal lang ba yan? Umiepal lang yan sa church? Kapag ang tao talagang ang puso ay katulad ni Saulo, mga kapatid, mararamdaman nyo ang taong epal kesa sa tao talagang ginagamit at kinakasangkapan ng banal na espiritu at anuman ang kanyang ginagawa, makikita nyo, tumataas at kumikinang at maganda ang nagiging kinalalabasan. So mga kapatiran, is the same banana na wala sa chapter 14 verses 123 o mepal sa 24, sira pa din ang kanyang ginawa. Let me give you the twist. I'll give you three, mga kapatid, under this, sa twist na ito, kung ano ang nangyari. Number one, tingnan nyo po, verse 29, the son, his son Jonathan criticized his king, criticized King Saul's command. Ang sabi ng 29, tingnan nyo po mga kapatid, sa 29, Jonathan said, my father had made trouble for the country. See how my eyes brightened when I tasted a little of this honey? How much better it would have been if the men had eaten today some of the plunder they took from their enemies? Would not the slaughter of the Philistines have been even greater? Sapagkat kung pupunta kayo sa mga talata sa unahan, tumikim po siya ng honey. Kaya nga ang honey, maganda po talaga po yan. Bumili po tayo ng honey. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Nandyan yung honey sa forest, sa woods. Pero hindi sila makakain dahil nasa ilalim sila ng panata. Pinagbawalan sila ng king nila na very shallow. Alam niyang nasa laban. Doon niya ipagbabawal na kumain ng mga soldiers. Ay di manghihina. Magfe-faint sila. Mahihilo sila. Mabubuwal sila. Sila po ay hihimatayin dahil sa gutom. Kaya ang sabi mismo ng anak, anak ko ha, yung anak ay nag-criticize sa ama dahil mali ang judgment ng tatay. Ang sabi niya, my father had made trouble for the country. Sabi niya, kung kumakain lang ang mga tao na to, mas matinding tagumpay ang maibibigay nito sa atin. Yan po ang unang makikita po natin dyan. Yan ang twist, mga kapatid. Tinuruan ng bata ang matanda. Tinuruan ng matuwid ang epal. Tinuruan ng anak ang hari. The son rectified the father. At makikita natin, mga kapatid, number 3, Jonathan was pointed out that he violated his father's command, yet he was protected by the people and obviously by God himself. Di ba mga kapatid, nagbigay si Saulo ng panata, walang kakain. Pero nalaman ni Saulo na hari sa bandang huli, particularly verse 42 to 45, na ang kanyang anak mismo ang nag-violate. At ang sabi niya, kailangan siyang mamatay. Pero makikita niyo mga kapatid, sa verse 45, ang sabi diyan, but the men said to Saul, itong men na to, the soldiers, the people, said to Saul, should Jonathan die? He was brought about this great deliverance in Israel? Mamamatay ba si Jonathan? Na siyang naging dahilan para magkaroon tayo ng dakilang kaligtasan dito sa Israel? Ang sabi nila, never! As surely as the Lord lives, not a hair of his head will fall to the ground, for he did this today with God's help. Naramdaman nila na ang Diyos ay wala kay Saulo, kay epal na Saulo, kundi nasa mapagpakumbabang si Jonathan. Nakita nila yon, mga kapatiran. So yan ang twist, mga kapatid. Guys, napakahalagang maintindihan po natin ito. Ang dami-daming bloopers nitong si King Saul na to sa passage na ito. Nawala ang kanyang reason, nawala ang kanyang common sense. Sa panahon ng gera, doon mo hindi papakainin ang iyong mga tao,
Doon mo ang mga tao, hindi mo pa iinumin ng tubig? Eh nasa panahon kayo ng gera? At eh, pinilit niya pang itaas ang kanilang mga kamay sa isang sumpa at panata na walang kakain, tirik ang araw, alauna, alas dos, alas tres, nakikipaglaban ka, wala kang kinain, nawala ang common sense. Ganyan ang mga tao, walang Holy Spirit, pero nagkukunwaring maka-Diyos o mag-ayuno tayo. Pero walang common sense. Panahon ng laban, kaya nga ang fasting pinaghahandaan po yan. Hindi po yan sa panahon na ikaw ay nag-overtime ng magdamagan, doon ka magfa-fasting. Sa panahon na matindi ang iyong trabaho, doon ka magfa-fasting. So guys, napakahalaga po nito. Alam nyo, tingin ko kayo to kay King Saul na isang epal, punong-puno siya ng pagkukunwari o mag-ayuno tayo o mag-pray tayo o magbigay tayo sa church. Alam nyo mga kapatid, marami akong naaalala. Sa loob ng 30 years na pagpapastor ko, ang dami kong nakitang ganito. Talagang sometimes you will sense na parang wow, very spiritual. Pero hindi sila nagtatagumpay. Minsan nagtatago sila sa clout ng religious discipline. Attend tayo sa church, pero iba ang motibo. Mag-pray tayo, pero iba ang impresyon. Iba ang daladalang puso. At lumalabas yan along the way. Through the years, lumalabas. Ang bulok ay bulok. At makikita po natin na talagang hindi po maganda. So guys, yan po ang magandang lesson o twist nito. I'll give you my summary, guys. Si King Saul can be described by a movie, Hari ng Sablay. Napanood niyo po ba yun? May kantang ganyan, mga kapatid. Yung laging mali, mali-mali ang nangyayari sa buhay niya. Yung bang minsan makakatrabaho na pero pagdating sa trabaho doon mahahawa ng COVID. Yung iba naman nag-abroad, pagdating sa abroad doon naputulan ng paa, doon nakulong. Para bang sa Pilipinas siya po ay hari ng sablay. Mali-mali dito, pagdating sa ibang lugar, sablay at sablay pa rin. Ganito ang nakita ko kay Saulo. Ang dami niyang bloopers. Matagal siyang nawala, tapos nung isang salita niya lang at inaral natin ang kanyang sinalita sa talatang 24, isang verse lang ito, mali-mali ang kanyang sinasabi. Kapag atin pong criticize o inanalyze, ang kanyang mga sinabi ay hindi makakapasa sa ating Panginoon. Guys, napakahalaga po nito. Alam nyo, hindi talaga tayo pwede magtiwala sa mga taong hindi mabuti ang kalagayan sa harapan ng Panginoon. When a person is bad, every scenario is an opportunity to expose his badness and his evil intent. Nakakatakot itong sinabi ko dito. Kapag ang tao ay masama, ang kanyang puso ay masama, bawat scenario niya, sitwasyon niya ay isang pagkakataon para ma-expose ang kanyang kasamaan at ang kanyang evil intent. Alam niyo mga kapatid, hindi naman lahat, pero may mga kilala po ako sa pamilya namin, sa Gustilo clan. Mga kilala ko talaga mga kapatid, ang mga ugali, ang mga isip, ang mga bisyo, na palagi po akong nahahabag sa kanila. Pag nagkakasama-sama kami, makikita mo yung yabang, makikita mo yung mga pinagmamalaki, and behind my, mga kapatid, my brain, sinasabi ko, kawawa itong tao na to. At totoo mga kapatid, saan man sila pumupunta, laging may nangyayaring masama. Yung bang minsan na-promote na, pero yung promotion niya, yun pa ang maghihila sa kanya sa kamatayan. So mga kapatid, kung may mga bloopers tayo tonight na nagbabag sa atin, na pumapatay at nag-a-annoy sa atin, tonight is a good night to fix it. Napakahalaga po ng aral na ito. Ang sabi ko dito, his consistent bloopers are sign that he is not right with God. Tama po yun. Yung constant na mga bloopers o pagkakamali ni Saulo ay palatandaan yun that he is not really right with God. We need to choose tonight who we want to be our model. The king or the prince? The father or the son? King Saul or Jonathan, his son? Mga kapatid,
Napakahalaga po ng mga questions nito. So I'll give you my recommendations tonight. Ito po yung aking reseta bilang spiritual na doctor. Number one, mga kapatid, let's resolve our or your spiritual pandemic once in your lifetime. Segway muna tayo ng kaunti. Pinag-uusap, ang kalagayan po natin ngayon, may tinatawag tayong pandemic, coronavirus. Mabagsak ang ekonomiya, ang hirap po na maghanap ng trabaho, konti ang trabaho, maraming nag-aagawan sa trabaho. Pero may matindi po tayong quote-unquote spiritual pandemic. Meron pong mas mabigat na pandemic ang tao. Spiritual po yan. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1 ay ganito po, mga kapatid. As for you, you were dead in your transgressions and sins. Ulitin ko po ha. As for you, you were dead in your transgressions and sins. Kayo daw po ay patay. Bakit? Dahil sa ating pagsuway at dahil sa ating mga kasalanan. Isa-isahin po natin yon. Sa harapan ng Diyos, ang sabi ng banal na aklat, tayo daw po ay patay kung tayo ay may kasalanan at kung tayo ay may pagsuway. Anong ibig sabihin ng patay? Yan pong patay na yan, of course, hindi physical. Yan po ay spiritual na kamatayan. At yan po ang pinakamabigat na tinatawag nating pandemic na sa harapan ng Diyos, dahil tayo ay may pagsalangsang o pagsuway at meron tayong mga kasalanan sa Diyos, sa kanyang pananaw, sa kanyang mata, sa kanyang kiluhan, ikaw ay patay. Anong ibig sabihin ng patay? Patay. Sa panahon natin, sa physical, ang ibig sabihin ng patay, corpse. Ang patay po, hindi po ito yung mga taong nasa ICU. So sa harapan ng Diyos, kaibigan at kapatid, hindi ka katulad ng isang taong nasa ICU na naghihingalo. Ang sabi ng Biblia, hindi sinabi ng Biblia, as for you, you were naghihingalo. You were dead in your transgressions and sins. So mga kapatid, kung tayo pala ay may kasalanan at patuloy tayong sumusuway at hindi pa tayo nakakatanggap kay Jesus Christ bilang tagapagligtas, tagapagtakip, tagapaghugas, tagapagpatawad ng ating mga kasalanan, honestly, in the sight of God, we're dead. So though you pray, you study the Bible, though you do good works, though you go to church, kung wala mo ng compromise na mangyayari, na ikay mapapatawad muna ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Christ, to be honest with you, you are still dead because hindi pa na-settle ang iyong spiritual accounts, ang iyong pinakamabigat na spiritual pandemic at ito ang iyong mga kasalanan at mga pagsuway. Lahat ng kasalanan natin, lahat ng pagsuway natin, kinakailangang mabigyan niya ng justification sa pamamagitan lamang, hindi ng religion, kundi ni Jesus Christ na ating Panginoon. Number two, mga kapatid, be dynamic during pandemic by fixing inside out. Ito na po ha, nire-resolve na po natin ang problema natin. Ang problema po ni Saul ay bloopers. Marami siyang bloopers. Pero yung bloopers na yon ay resulta ng kanyang problema sa loob. Talagang may problema siya sa loob. Okay? Yan po ang mabigat, talagang inaayos natin gabi-gabi, yung problema sa loob. Alam niyo po, ang problema ni Saul ay talagang puso. Kaya it's the same banana. Kaya hindi siya magamit ng Diyos. Nung nagpasiklab na siya at umepal na siya, mali pa rin ang kanyang mga salita. Mali ang kanyang puso. Mali ang kanyang intention. Wala siyang common sense. Pinahirapan ang mga tao. Ganun po ang nangyari sa kanya. Kaya ngayong gabi, ang aking suggestion, be dynamic during pandemic. How? By fixing inside out. Ano mga dapat nating ayusin sa loob natin? Hihilamin ko yung mga idea na mga pinag-aralan natin lately. Una, be patient. Maging mapagpasensya tayo. Dahil yan ang problema, mga kapatid ni Saul. This is inside trait.
So nagsisimula tayo sa loob, ha, mga kapatid. Una nating inayos ay yung ating kamatayang espiritual. By accepting the Lord Jesus Christ, praise the Lord, you will have life. May buhay ka ng walang katapusan. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Ngayon po, mga kapatid, now that you have Jesus Christ, fix your life by fixing inside out. Alam nyo, mga kapatid, ang logic, pag maayos yung loob, lalabas po yan. Kapag may sakit ang loob, yung mga vital organs natin, yung puso, yung abdo, yung lungs, yung liver, yung kidney, yung loob, lalabas po yan. May mga symptoms po yan sa labas na may problema tayo inside of us. Ganun din sa ating Panginoon. Be dynamic during pandemic by fixing inside out. Una, be patient. Number two, do not fear men. Isang problema ni Saulo yan. Mga kapatid, yung kanyang loob, meron talaga siyang takot sa tao. Bakit? Mga kapatid, alam niyo yung context, hindi po ba? Nakaharap ni Saulo ang maraming soldiers ng Philistines. Imagine, mga kapatid, 30,000 chariots. So natakot po siya. Meron siyang fear of men. Pagkatapos, yung mga tao nawawala. Nagtataguan na sa kuweba, sa ilalim ng batuhan, doon sa fords, doon sa mga kuweba, doon sa bundok, naglalayasan na na. Naglalayasan na sila. Wala siyang faith in God. Ang kanyang faith ay nasa kanyang sarili. Ang kanyang faith ay nasa mga tao. Meron siyang fear of men na baka mawala ang mga tao. Takot din siya sa mga Philistines. Ngayong gabi, mga kapatid, ayusin po natin yan. I-settle mo yan sa iyong puso. Mula ngayong gabi, ipangako mo yan. Wala kang katatakutan, kundi ang Diyos at ang kasalanan. Yan lang po. Solve na ang problema mo. You will become a dynamic person during pandemic. Kapag yung dalawang yan ang naging patakaran mo sa iyong buhay. Na sa buhay ko, dalawa lang katatakutan ko. Ang Diyos at ang kasalanan. Kasalanan, takot ako dyan. Ayaw ko yan. I hate that. Alam nyo, may nagsabi sa akin dati, pasensya na kayo sa word na to, ha. Kapag ang kasalanan ay itinuring mo na parang, pasensya na kayo, ha, parang tae, mga kapatid, lalayo ka na sa kasalanan. Di ba, wala namang tayo, wala namang tao na lumalapit dyan sa dumi ng tao. Pero kapag itinuring natin na ang kasalanan ay parang dumi ng tao, lalayuan mo na yan. Ganyan po, sana mga kapatiran. Sana'y maintindihan nyo po itong aking ipinapaliwanag na to. Number three, follow the flawless word of God. At yan din ang naging problema ni Saul. Hindi niya sinunod ang word of God. Ang sabi ng word of God, darating ako ng ikapitong araw. Ang sabi ng ni Samuel at yun sabi ng Diyos through Samuel, ako ang mag-o-offer. Pero mga kapatid, napurnada yung plano ni Samuel. Dahil itong si Saul ay sinuway niya ang batas na yon. Siya mismo ang nag-offer. Siya ang nag-elevate ng kanyang sarili. Kaya alam niyo itong si Saulo talaga, pag mali, mali talaga eh. Pag mali ang puso, mali talaga. Lalabas at lalabas sa mga importanteng sitwasyon kapag mali ang pananaw ng tao at wala siyang takot sa Diyos. Kaya hindi totoo yung mga salitang natukso kasi ako, napilitan lang ako, napuwersa lang ako, nasa puso yan. Mga kapatiran, ginalit mo kasi ako eh, kaya ito ginawa ko sa iyo eh. Hindi po yan totoo. Labas na labas po yan sa scripture. If the heart is right, the action is always right. Kasi hindi ka makakakuha ng mapait na tubig sa isang balon na matamis. Yan po ang katotohanan. The last but not the least, be a faith starter. This is inside reality. So mga kapatid, today, tonight, for you to be a dynamic person during pandemic, we have to fix inside out. Basta ang punto, ayusin ang loob, lalabas po yan. Kapag ang loob ay masama, tingnan nyo po yung Matthew 23:25-26. Anong sabi ni Jesus Christ? Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside
They are full of greed and self-indulgence. Tingnan niyo po yung sinabi ng Diyos sa mga teachers of the law at mga Pariseo. Nililinis niyo ang labas ng cup at ng plato. But inside, they are full, puno ng greediness and self-indulgence. Blind Pharisee, sabi niya, first clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean. By default, lilinis ang labas kapag malinis ang loob. Kapag marumi yung loob, marumi ang labas. Ganyan si Saulo. Ganyan si King Saul. Hindi naging kasangkapan ng Lord. Nung nagkaroon siya ng pagkakataon, sabi niya, pagkakataon ko na to, umepal siya. Isang salita lang ng inaral natin at hinati-hati natin, dinisect natin, kinarni natin yung 24, lumabas ang kanyang matitinding mga bloopers. Ngayong gabi, mga kapatid. Sana po ay naintindihan po natin yan. The last but not the least, be of help. Modern people are looking for contagious leaders like Jonathan. Maraming tao ngayon ang naghahanap ng mga leaders na katulad ni Jonathan. Maraming tao ngayon ang naghahanap ng masasandalan, mahihinga ng tulong, ng payo, ng prayers. Tingnan niyo po si Jonathan. Papatay na siya sana ng kanyang tatay. Pero sinong nagtanggol sa kanya? Mga sundalo, mga tao, ang mga Israelites, they protected him. Why? Nakita nila kay Jonathan ang leadership. Na si Jonathan ay isang leader. Na si Jonathan ay may puso sa mga tao. Na si Jonathan ay kinakasihan ng Diyos. At ang mga soldiers, they violated the law of the king. Yan po ang pagpapala. Kaya sinasabi ko lagi sa inyo, wala yan sa posisyon, wala yan sa leadership, wala yan sa PhD, wala yan sa PLDT, kahit na anong nakalagay dito ang tarjeta mo, wala yan sa Diyos. Hindi, walang pagkilala ang Diyos dyan. Ang nagpapakababa, ang itinataas. Kapag ang tao ay maepa lang, pero wala yung pagkasin ng Diyos, walang maitutulong po yan. Kaya sa panahong ito ng pandemic, mga kapatid, talagang importante ang puso natin ay malinis at gagamitin tayo ng ating Panginoon. So mga kapatid, ngayong gabi, kung nakakita po tayo ng mga katotohanan, spiritual gems, sana po ay ilagay po natin sa ating mga puso. Kung may mga nakita tayo na mga bagay na dapat natin pagsisihan, talagang pagsisihan po natin. Baka tayo po hindi tunay na Kristiyano, maepal lang tayo. Huwag po mga kapatid. Baka tayo po'y katulad ni Saulo, mga kapatid, na nawawala, tapos pag umepal, mali pa. Mga kapatiran, magpaayos po tayo kay Lord. Kaya tayong i-repair ng Diyos ngayong gabi. Kung tayo'y talagang magpapakumbaba lang, kung talagang tayo lang ay magsisimula doon sa loob talaga, nang walang kahit kunting pagkukunwari, mga kapatid, aayusin tayo ng Panginoon. Magpaayos po tayo kasi lalabas at lalabas ang ating baho kung talagang merong problema sa ating kaloob-looban. Let's come to God in prayer. Heavenly Father, salamat po sa gabing ito, sa inyong mga salita at katotohanan. Minsan pa ay binigyan niyo kami ng magagandang blessing o pagpapalang espiritual. Salamat po sapagkat ngayong gabi ay may itinuro ka na naman sa amin. Talagang dinidikta mo na sa amin kung ano ang sekreto ng paglilingkod sa Diyos. At nakita namin ngayon sa panahong ito ng pandemic, para kami ay maging dynamic, kailangan po natin ayusin ang aming kaloob-looban sa harapan ng Diyos. Dahil hindi po kami magiging dynamic, hindi po kami magiging contagious, hindi kami magiging pagpapala if something is wrong within. Thank you, Lord, for tonight that you gave us the right way. We need to fix inside out. Salamat, Panginoon. Salamat sa inyong mga itinuro sa amin tonight. Mga kapatiran, sumati ng Ama, Anak at Banal na Espiritu, ngayon, bukas at magpakailanman. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, na nakatapos po tayo sa ating Bible preaching.
At nasalamat po kay Lord sa mga taong ginamit na naman para makapag-share po tayo ng kanyang mga salita. Meron po tayong 762 shares for tonight and 193 active viewers. Salamat sa ating Panginoon. Nakakatuwa po na palagi tayong nagbabahagi ng salita po ng Diyos. Hindi po yan sayang. So hanggang dito na po si Pastor Jim. Good night po mga kapatid. At sana po ay patuloy yung ipagpray ang ating gawain. Hindi na po ako magtatagal. Ngayong gabi magpapaalam para magpahinga at tayo po ay makapaggawa ng mga reflection sa gabing ito. So good night po. Huwag niyong kalilimutan mga kapatid na 2 tao ang namamatay kada segundo. Kaya bukas po muli kung buhay pa po tayo. Good night, Maranata, and Shalom! Strengthened by His love, strengthened by His Spirit.